This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Maray na banggi sa Indo Gabos, maupay nga gabi, haiyo tanan dida. Marajaw nga gabi sa Idyo Hurot. Mayong gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Bismillah, Rahman, Rahim, Aswalam, Alaykum, Rahmatulay, Talag, Barakato. Ako po si Eric Espina at ito po ang inyong nag-iisa at pinakamamahal na republika. May kasabihan pong sa Kastila si Jose Rizal na tal pueblo, tal gobyerno. O sa simpleng pananalita po ay government is like people. People like government. Kaya mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong gabi sapagkat may kinalaman po ito sa kinabukasan ng ating bansa sa susunod na kung panguluhan, 6 na taon, at kung para po sa ating mga kinatawa naman sa Kongreso ay 3 taon, midterm election. Kaya aalamin po natin, hihimayin natin, ano bang klase o mga kalidad ng mga susunod na mga kinatawan ang dapat ay binabantayan natin at kailangang isulong natin. Hindi lamang sa kaisipan, hindi lamang sa damdamin, bagkus ay mismo sa balota. Sabi nga nila, may biruan eh, ano ba ang gusto ninyo sa susunod na 2016? Ito'y kumalat po sa text. Yung tuwid na daan, yung bagong daan, yung dating daan, ay yung sinasagot o sinisigaw ng taong bayan ay yung 500 na lang. Kaya, ito ay pabiro na lamang po, no? Pero sana ay magkaroon po ng pagbabago ng ating bansa. We are very glad to have for our topic for tonight, guidelines for 2016 election candidates. Let's start off with Mr. Roy Calleja. He's the chairman of the Filipino Movement for Transformational Leadership. And then with him is the co-chair, si Bishop Ruben Abante. Good evening to both of you. Good evening, Eric. Good evening. Yes. I wanted to have this in my program so that somehow, some way, we are able to make this as a medium in order to, you know, proselytize transformational leadership, yes, which we are badly in need of. Ito, yeah. We call it transformational leadership, but actually, what we're wanting in is integrity, morality in governance, public accountability. Exactly. So, who is behind Gabay? At ano itong Gabay? Nag-umpisa ito, I think several groups wanted to do something. Even in the past, no? Kami, I'm a member of the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Mm-hmm. We started a program called Be Honest, Honesty in Government. Then we stepped it up with a program called Confronting Corruption. Mm-hmm. Na ginawa namin in Metro Manila, Southern Tagalog, mm-hmm. Cebu, Davao, Cagayan de Oro. Ang tinatanong ng mga tao, what people were asking, ano na gagawin natin? Mm-hmm. And most of them were asking, what about the elections? Yes. How do we confront corruption in the elections? And how do we do something about it? Mm-hmm. Ang mga speakers namin sa confronting corruption is a person by the name of Alex Lacson. Mm-hmm.
Yes. Former Alex, senatorial candidate? Former senatorial candidate. With the Liberal Party? Ay, hindi siya Liberal Party. Not anymore. Ayun, malinaw yan. At least that's why I wanted that. He did not even become a candidate of the Liberal Party, I think. So he was not Liberal Party either? He was independent. He was independent but adopted by the Liberal Party? I don't know if it was adopted. Or he was in the lineup? Well, they were trying to get him to lineup. Okay. Okay. So he was one of our speakers, no? And pagkatapos nung 35th National Anniversary of the BCBP, we met with Alex because the clamor during the anniversary was, let's do something about this election. Okay. And so we met with Alex, a small group of Catholics. Mm-hmm. No? And hindi naman namin alam, meron na palang gumagalaw din doon sa mga kapatid naming Protestants and Evangelicals. No? Mm-hmm. After a series of meetings, nagkaroon ng meeting together with Bishop Ruben and the other Protestants and Evangelicals. So Roy, this is interfaith. This is what you're saying. This is interfaith. Okay. And for the first time, we agreed to work together. Okay. To do something about our country. And so the Filipino Movement for Transformational Leadership was born. And this is a movement composed of faith-based organizations, Christian faith-based organizations of Catholics, Evangelicals, and Protestants. Mm-hmm. At the start, but right now, all Christians. Okay. So wala nang Catholics, wala nang Protestants, wala nang Evangelicals. Isang grupo na lang, mga Kristiyano. Well, they did the initial legwork lahat. Ano? Mm-hmm. So meron ng PMTL nung pumasok kami. Okay. Okay. And meron na rin silang gabay. Okay. Oo. So when we came in and we met, ang suggestion was, nandyan din naman pala kayo sa ganyan direction. Okay. So why don't you come up with your version of the gabay? Uh-huh. And let's compare. So we talked about yung mga agenda na nag-agree kami, mga advocacies namin. Did you break up into working committees or? Well, we did. Okay. We did. But for the evangelical side, the Protestants, evangelicals, the Baptists, no? So we came together and then we came up with this version ng gabay. And then, yun, we came back and we presented and we, yun ang isa doon. Kaya, Eric, there are two victories here that you're looking at. Okay. First victory is nagkasama-sama kami. Mm-hmm. No? Catholics, evangelicals, Protestants, Baptists, no? All agreed. And the second victory is we came up with something concrete. Yun yung gabay Kristo. Naghari ang inyong pagka-Pilipino? Of course. Okay. At of course, ang aming pagiging pagkakaroon ng takot sa Diyos. Siyempre, at importante yun. At pagmamahal sa bansa. One importante yun. Yes. May kamatayan tayong lahat eh. Oh. Eh, yung mga taong nasa gobyerno kasi, akala nila they will live forever. Ang isang common na pinag-uusapan namin ay ito eh. Eh, nung araw, sabi ko rin nga, hindi pa kami magkakakilala ni Leroy, ay lagi nating sinisisi yung mga nasa puder. Mm. No? Ano ginagawa natin? Pero, eh, sino ba nag-install sa kanila? Oh. Sino ba ang nanahimik? Uh-huh. Okay? Sino ba ang walang ginawa? Okay. Eh, kaya nga sila nasa puder dahil either may ginawa ako o wala kang ginawa. Uh-huh. Pareho din naman yun eh. Kaya nga, totoo yung sinabi mo kanina eh. Mm-hmm. Kung ano yung government, yun yung tao. Kung ano yung tao, yun yung government. We actually deserve the kind of government we have kahit marami tayong complaint. Mm-hmm. So, ang kinakailangan, ayusin natin sa baba. Mm-hmm. No? If we can put something together na sasakyan ng mga tao, no? At magkakaroon tayo ng magandang pamantayan, bigyan natin ng parameters, pagpili sa tamang kandidato. Yun. Uh-huh. Oo, kaya yun yung gabay Kristo. How did you come up with the parameters? In your discussions, were there, how would I call it? Very interesting. How did you come up with it? That's my first question. And then my second question is, were there certain areas where, I would use the word dissimilarities in approach? Let's start off with how did you come about into a common agreement? Well, for one, lahat naman kami naniniwala sa banal na kasulatan bilang salita ng Diyos. So, yun ang premise natin. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Okay. Well, unang-una, ang sabi, except God builds the house, they labor in vain that build it. Okay. So, kinakailangan pala, there would be people who would appreciate the presence of God.
the principles which He gives us sa kanyang salita. Yun yun. Yun yung ating tinatayuan. Ano-ano yun? Okay. So, yun, nag-agree kami doon. Okay. Ang unang pinag-usapan talaga na matagal, sino kami? Who are we? Once we decided that we are Christian faith-based organizations, under one God, then everything falls into place. Kasi okay, may isa kaming inatatakutan eh. Okay. Kaya nandito yung foreword ng gabay, no? And I just want to show this. I hope you get a copy of this, no? Yes. And I'd like to show this to you. I hope you get a copy of this. It's available on the website. It's basically, it's available at the website. And it's a very short reading. There are some Bible verses here that you can refer to. And I'll just tick off some of them. He who rules over men must be just, ruling in the fear of God. And then you have choose from among all the people competent men who are God-fearing, honest, and incorruptible. Choose wise and discerning and experienced men, and I will appoint them as your heads. Pero napansin nyo, ha? Nakalagay dito sa Biblia, choose wise. Yes. Tayo muna kailangan pumili. Hindi ibibigay ng Diyos sa atin ito. Malinaw ito, ha? Kaya kailangan binabasa natin ito. Choose wise and discerning and experienced men. Yo. Mabigat itong sinabi ng Diyos. Wise, discerning, experience. Sa kanya, bago ano gagawin ng Diyos, before I will appoint them as your heads. Totoo. Tayo kailangan magtrabaho nito. Hindi Eric, natin pwede panalangin lang, no? Yun lang competent, mabigat na eh. Yes. Word na competent men. You do not acquire competency overnight. Yes. You need experience. Experience, need yes. At mabigat yung wise. Correct. Kasi ipinapanalangin ni David yun ng napakatagal bago siya magkaroon ng wisdom. Yes. Etong reading na to. Yes. Pag tiningnan mo yung apat na qualities ng gabay, ito yun eh. Okay. Kakayanan, karakter, okay. Kakayanan, katapatan sa Diyos, okay. Katotohanan sa pamumuno. Oh, yan yan. Yan yun eh. Okay. Nasa loob. Yun yung four qualifications ng gabay Kristo. Detalyehin natin. Ang una, karakter at karangalan. Okay. Pangalawa, kakayanan at abilidad. Okay. Pangatlo, we'll do that in the second portion. Oh, okay. Sige. Nauna na. Binibigay na natin yung dessert. Huwag muna. Okay? Yung ulam, dahan-dahanin natin. Kinikwento na muna natin kung paano tayo nagsimula. What were those dissimilarities? Okay, well, if any at all. Well, syempre, each of us, we come from, syempre, Catholic. It's just a question of emphasis. Well, would that be the right way to say it? Emphasis? Hindi. Ang nangyari, merong ginawa yung mga Catholics ng gabay. Tapos si Bishop Ruben, gumawa. Nung tinignan namin, sabi namin, halos lahat naman po pareho eh. Mag-usap-usap na lang tayo. So parang may conference committee. Nag-ano na lang, nagtinginan, halos lahat pareho naman, nasa wordings lang kung paano i-present. So we agreed, no? Na pare-pareho lang naman ang gusto namin mangyari. Okay. Kumbaga, you have one God and one Holy Spirit guiding the group. Uh-huh. Which I think is the most important. May isang Espiritu Santo lang na nag-guide sa amin. Okay. So hindi dapat kami magkahiwa-hiwala. Hindi dapat iba direction namin. Okay. You only have one God, one Holy Spirit. Okay. We're going to pause for a break. But before we pause for a break, may binanggit ako dito, choose wise and discerning experienced men. As a group together, you have formed yourself together. You have come up with these guidelines. Doesn't it fall now on you, everyone, the responsibility to be able to choose the wise and discerning and the experienced men, and therefore recommend to the public whom the group thinks are deserving of the national mandate when we return. We'll talk about the process. Process. Maganda. Okay, off camera we're talking. The Gabay pamphlet, by the way, has been translated in most dialects here in the country. So
you can go over the website and you'll get to see it, no? So, may hanging question. Nagtanim na kayo? Niluluto nyo na? Sino dapat ang kumain? Okay. Okay, in a matter of speaking. Ang PMTL ay kinabubuan ng mga conveners. Okay. Tatlong po kami lahat. Okay. 15 sa Catholic groups. Okay. At 15 din naman sa mga evangelicals, Protestants, and Baptists. Okay. Okay. Now, each of us represent yung mga kasarili namin mga grupo. For example, yes. I represent Bible Mode. Si Roy is representing yung BCBP. Yes. So, malalaking grupo yun. Yes. Put them all together, including all their memberships, we would be at least, what, 10 million? Yes, okay. If you go down, you know, yes. To the mga members. Uh-huh. So, the gabay is something that we want everyone to get hold of. Mm-hmm. You know? Lahat ng Pilipino. Pero mm-hmm. sa kami magsisimula? Magsisimula kami sa sarili naming mga tao. Mm-hmm. You know? Mga simbahan, mga parishes, mga mm-hmm. grupo, kasi hindi na naman simbahan eh, maraming mga para-church, mm-hmm. mga organizations. And so, mm-hmm. Came yung pinag-usapan namin, how should this be cascaded down? Mm-hmm. We should start with our own people. So, okay. Pinag-usapan namin yung process. Okay. So, there ought to be a process to bring this down. Mm-hmm. Okay? So, ang nangyari ay ngayon, we are now sa stage na lahat ito ay ibinababa sa bawat miyembro namin. Okay. We want to be able to raise, sabi nga ni, ang term nga dyan ni Alex Lacson is, we want to raise 10 million enlightened voters. Pag sinabing enlightened, they can get hold of this. Yes. Now, initially, I'd like to explain na ang gabay ay hindi naman go, no-go test. Okay. This is rating of candidates. Okay. Ibig sabihin, yung kandidato ay inire-rate mo, no? Pataasan sila bali. Mm-hmm. Kung mayroong mga issues na hindi mo alam, pwede mong sabihin, I cannot say. Mm-hmm. So ilagay mo doon, number 3. You cannot rate him, yeah. Mm-hmm. Oo. So, it's a good way to really determine kung ano yung kandidato. Mm-hmm. And you even as an individual, kahit hindi mo siya masyadong kilala, through the media, through yung mga kaibigan, you would have an idea. Mm-hmm. So basically, you can have that capacity to do the gabay sa sarili mo. Okay. Okay? So yun ang unang-unang appreciation. Yes. Now, of course, lahat naman kami, ang pinanggagalingan namin, puro mga non-partisan. Sino ba naman ang simbahan ang gusto maging partisan? Yes. Okay. So ang PMTL ay hindi nag-i-endorse. You're not endorsing? No. Okay? Okay. Kami ang nagmamay-ari ng gabay. Yung gabay ang ibinababa namin. It goes through the process. Lahat ito ay ikakalat dun sa aming members. But then, gagawa kami ng process in which na sila, yung kanilang pagre-rate, ay maipapasok namin, no, sa isang filtering system. Okay. Okay? Yan ang gagawin namin para meron kaming sariling voting. Mm-hmm. Okay? So, lahat ng mga kandidato ay inilan namin yung mga different organizations. We came up with a list of short list. Okay. Short list ng mga sang-ayon sa gabay. So this goes several levels. From president. Well, not just president. Vice president. Of course, it's national, no? National. So national. President, vice president, and yung mga senators. Okay. Pero yung application ng gabay goes through several levels. Una, sa level ng mga members ng PMTL. Of course, yes. Among us, as leaders. So kami muna ang naggabay doon sa mga nilagay naming listahan. Okay. And then yung mga listahan, ibababa sa mga members namin. Okay. And then, mayroong process yun na makakapag-choose sila at ire-register sila, okay, mm-hmm. sa system. Mm-hmm. Pag nakuha na yung kanilang votes na yan, then we will release yung people's choice. Preference. Yes. People's preference or people's choice. Mm-hmm. And then, bahala na yung mga tao, no, na maikalat yun, na ito ang mga kandidatong pumasa sa gabay. Mm-hmm. Yun ang proseso. Maikakalat na natin yung hanggang May tinatawag na people's primary process. Yes. Okay. Nag-umpisa kami sa gabay, parang voters education ito.
And from the Gabay, each organization came out with a list of Gabay candidates. Okay. And it will go through a process of filtering using again the Gabay. Then at a certain date, we will come out with, yung sinasabi nga ni Bishop Ruben, with a list of recommended candidates. Then there will be another vehicle kasi nga kami, hindi kami pwedeng mag-endorse. You're saying that when you do this, of course, there's no guarantee that you'll fill up a 12 senatorial slate. That's not the standard. The standard is Gabay. It can be as many as one, be as many as two. Yes. As long as they fulfill the parameters of Gabay. Yes. May zero pa nga eh. Yes. Pwede rin wala kayong presidente. Pwede rin. Pwede rin, no? Mangyari pa nga. Okay, so at least malinaw yun. Okay. Kasi hindi naman namin ang importante yung Gabay. You will not compromise, in short, Gabay? Hindi. Okay. No. Okay. No. Hindi namin gagawin yun. Ngayon pa, nag-agree na nga kami lahat. Ba't pa namin nag-compromise yun? Oh. Aha. Do you see this, the coming together of all these interfaith Christians, no, all together, Catholics together, more of a response because there is indeed a problem? Whether the system is broken, whether the vetting system itself, by its very nature, has to be reformed. People have to examine themselves. Whether the media has taken over the vetting system, no longer the people. Whether it's the PICOS already that's actually doing the vetting, and no longer the people. So, what brought this on? I'll say this. Mm. When we came together, ako nag-observe ako nung una kami magkita-kita eh. Mm. I was trying to understand the feeling of everyone. Mm-hmm. It's a common feeling. Lahat kami, no? And we come from different walks of life. Merong mga engineers, merong mga lawyers, merong mga bishops, merong mga pastor. Pero alam mo, lahat isa lang ang sinasabi. We need a better country. Okay. We need a better... Para sa akin, it's a representation of what the ordinary Filipino feels actually. Okay. Nandun doon na sa loob eh. Okay? So, ibababa na lang natin yun. Ikakalat na lang natin yun eh. Okay. Kahit saan ka naman pumunta, Eric, ganun ang sentimiento eh. This is the sentiment of a, how would I say it, a sector. Yes. At the more marginalized level, I think the sentiment is more guarded and the understanding is more... In terms of visual, it is unspoken. Think about this. It is unspoken, Bishop. Yes. Ang mga evangelicals... Hindi masyadong... Siguro sa mga Catholics. And then... Unspoken. Pero believe nga ako kay kina Bishop Abante. Sila na yung mga medyo nauna mas proactive in terms of yung entering the political field. Yung mga kapatid namin kaysa sa aming mga Katoliko. Pero ang na-realize namin, love for God is also love for country. Yes. Of course. It should be. It has kaya kami lagay sa bansang ito. No, may dahilan yan. And sabi nga ni Pope Francis, politics is the highest form of charity. Mm-hmm. Politics, you need to get dirty. So, retreat kami. May magandang sinabi yung retreat master. Nasa boat yung 12 apostles. Mm-hmm. Dumaan si Kristo sa lake. Natakot sila. Sabi ni Peter, if you're really the Lord, can you ask me to go out and walk on water? Mm-hmm. Lumabas si Pedro, naglakad. No? He walked on water. He got scared because of the waves. Lumubog siya. Ang realization, si Pedro lang yung naglakad eh. Yung 11 andun sa bangka. Mm-hmm. Kami yung 11 eh. Mm-hmm. Kailangan ang tawag sa amin, lumabas na kayo doon sa, get out of the boat and walk on water. Mm-hmm. And it's a common call, common response kami. Lalakad na kami sa tubig. What do you do with the bitten whispers, unspoken word of the ordinary masa? They see, you see it in their eyes. We say we deserve something better. Mm. But as far as they are concerned, they say, walang pagbabago.
They alam say mo, walang pag-asa. They say I think you've heard that, no? Yeah, they say kung sinong ipasok mo diyan. Oh. Magnanakaw, magnanakaw din. Wala na yan, Bishop. Luto na yan eh. Yes. Referring nga doon sa picos, napicos na yan eh. Yes. Hindi wala na kahit yes. anong gawin ninyo. Sabi ko, alam mo, nakalagay rin sa banal na kasulatan yan eh. Uh-huh. Ang sabi sa banal na kasulatan, if the foundations are destroyed, what will the righteous do? Ano, aalis pa tayo? Lilipad ba tayo? Iiwanan natin to? Hindi eh. I will trust the Lord, ang sabi ni David. Mm-hmm. Now, ako, I am a bishop. I am a preacher of the gospel. The gospel okay. I preach says this, okay? The Lord Jesus Christ died for you. He loved you, okay? And when you believe Him, you trust Him, mm-hmm. receive Him as your Savior and Lord, you will be saved. You will mm-hmm. be a Christian. You will be born again, yes. okay? Pero kahit ikay naging mananampalataya na, kahit ikay naging Kristiyano na, hindi naman binabago ng Panginoon yung skin mo eh. Mm-hmm. Hindi naman tumatangos yung ilong mo at nagiging mukha kang Amerikano eh. You're still mm-hmm. a Filipino. Yes. Which means, kahit binago yung puso mo at kay anak na ng Diyos, Filipino ka pa rin. Something there should be realized. Okay? Mm-hmm. You're both a Christian and you're a Filipino. Ano ginagawa mo? Di ba? So, I say that sa lahat. Mm-hmm. Now, come on. The separation of church and state is not something na we violate. Mm-hmm. Because lahat naman tayo, alam mo yung marami sa... Mamamaya naman tayo kapatid lahat. Kapatid ko mga ibang... Pero alam mo, uh-oh. Aaminin ko yan sa mga kapatid ko mga evangelicals, ano? Marami dyan detached actually from politics because they look at politics as dirty. Okay. Okay? Kaya pati yung mga dapat na kumandidato, matitino, ayaw nang tumakbo dahil they will be branded as dirty. Uh-huh. So, it's totally bringing us down further. So kaya ito. How do you equate this bishop, no, that in the US there are some who do run and proclaim themselves as candidates. Oh. And they think that the best way to reform the political system is by itself for the Christian to become candidates and to even win the presidency. Yes. Isn't that the way? Well, yeah. Pero I do not believe that simply because you're a Christian tatakbo ka. No. You have to have some competency. You have to have some abilities. Oo. Kaya din ito. Kaya may gabay. Kaya may gabay. Uh-huh. Hindi ko sinasabi na porke Kristiyano ka, dapat maging ganito ka para at least, you know. Mm-hmm. Hindi eh. You know the beauty of the gabay? Mm-hmm. You said earlier that people don't want to run. Yes. Because... Luto na. Luto na. It's finished. Luto na no? Or I don't have a chance of winning. Wala na. Kasi there are three, sabi nga nila, there are three things you need in politics. Money, money, and money. Yes, but... Wala na yung Diyos. You will be amazed that part of our process is we talk to people who have known integrity, competence, character. Yes. And some of them agreed to run. Okay. Maybe not in the national, in the local, okay. congressional, senatorial. Okay. Because like us, they want to sacrifice eh. Sinabi nga ni Bishop, pwede rin namang hindi kami makialam ngayon. We'll just go on our separate ways and pabayaan mo na itong bansang ito. No? And yet, I think there's a big hunger outside. Oh, there is. Kailangan there is. Lang... May mag-umpisa eh. Kailangan lang may grupo who will say, okay, we will stand up and it will not be only for 2016. Ang agreement namin is this is ongoing. 2016 and beyond. We're going to go through the entire list so that those of you who don't have this right now can have an idea and would want to have this as soon as we go through the list. We're going to pause for a few reminders. Okay, we're going to go down the list, and there's a rating system here. Who would like to go down the list? In terms of the leadership criteria, you have
in bold, big bold letters, character and integrity. Yes. You have, he, she consults the general public and respects the boundaries between right and wrong. Well, initially, let me say this. Doon sa Exodus 18:21, ang nakalagay, choose from among all the people. Now, what we intend to do, we want that the field, no? We want a leveled na playing field sa pagboto. In that, hindi lang yung mga moneyed, yung mga sikat, no? Yung mga matatagal na dyan, ang palagi nating binoboto. Kasi, let's look for others. Okay? Eh, sanay lang tayo sa yung nasa political dynasty. Sanay lang tayo sa nakikita natin araw-araw sa television, naririnig sa radyo. Sanay lang na, yun lang palagi. So, talo tayo ron kapag wala tayo makuha mga bagong leaders. In fact, Bishop, I don't know whether anybody has pointed this out, and I think nobody will dare say it, because they're more focused on winning rather than on telling the truth, exactly. Which is, can anybody admit that there is a media monopoly in the country? Well, if you can admit that there is, then you will also admit that media is in bed with big business, because both have a symbiotic relationship. Kaya yun. We want the a leveled playing field. Okay. Okay, so let's begin. Clean public record, has not been involved in crime, anomaly, and acts of unrighteousness. Alam mo, Tagalogin na lang natin, mas maganda pwede sa Tagalog. Pwede rin, sige. Okay. Sige. Ang una, karakter at karangalan. Okay. At English, character and integrity, ano? Totally, meron kaming limang questions. Okay. No? Sa limang questions, ang highest score is 5. Okay. So, ang highest na talagang ano, na sa bawat isa, 5. So, ang highest is 100. 100. Okay. Okay? Dapat lagyan nyo lang dito ng ano, 5 being the highest. Yes. Naka dito sa harap. Naka-explain sa harap. Naka-explain sa harap. Okay. 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 Ngayon, doon sa karakter at karangalan, okay. Number one, kumukonsulta o sumasangguni siya sa mamamayan at may malino na pagkilala sa tama at mali. O mali. Okay. Okay? One that, alam niyo yung boundaries ng right and wrong. Mahirap naman yun, hindi mo malaman. Wala kang sense ng right and wrong. Abay, hindi mo malaman. Hindi mo malaman kung anong moral o immoral. Tama ba yung amoral tayo niyan. Tama ba yung walang wangwang mentality? Well, no comment. Okay, no sige. Comment. Okay. Oh, number two. May malinis siyang pangalan sa pampublikong tala. Okay? Hindi nasangkot sa anumang krimen, anomalya o katiwalian. Ayan, very good. Pwede ba yung ano, kung namatayan ka, tumakbo ka? Ano yung sabihin namatayan? Hindi, kung namatay yung nanay mo, pwede ka na tumakbo or may namatayan. Ah, yun ang premise mo, eh, no? Hindi well, kasi may necropolitics po tayo dito sa Pilipinas. Oh, eh, syempre kasi sanay tayo sa kinakaawaan natin yung ano, kumaan sa ganito. Okay. Wala siyang, ito maganda ito, wala siyang bisyo sa droga, alak, babae, lalaki, sugal, at iba pa. Ang problema po dito, wala. Yung yung drugs, hindi natin malalaman eh. Yung gambling, baka mabisto. Oh. Yung men at women, pwedeng mabisto. Pwede mabisto. Yung women, mabibisto. Yung men, hindi eh. Pero meron kaming research. Mabibisto rin yan. kung lalaki ka at mahili ka sa lalaki, minsan hindi nabibisto yun. Meron kaming research team sa PMTL. Eh. Di ba? Maraming nakakalusot sa ganito. Okay. Pero alam mo, ang tao, alam nila eh. Meron silang ugong-ugong na... Ah, maganda sa PMTL. Naaamoy. Yung pag tinignan mo yung mga organizations ng PMTL, far-reaching eh. Kami sa business sector, may mga iba sa ano. Okay. No? Iba-ibang ano yan. So when we come together and when we discuss, may mga alam-alam totoo yan. Yeah. Okay, so paano itong number 5? He or she has not been involved in cheating or any other violation election guidelines. Yan. Baka maubusan tayo ng mga ano nito, mga opisyal. Matanggal lahat. Bababa lang talaga hindi rating. Hindi makakaupo lahat. Ganun ba? Sige, next. Kailangan, ang maganda rito, hindi naman yes or no eh. Hindi okay. Naman go or no go eh. O nga, bababa lang yung score mo. Okay, sige, next. He or she has not been involved in graft and corruption. And does not possess unexplained wealth. Makukulong lahat. Karamihan. Wala, mauubos ang gobyerno natin ito. Hindi man na, hindi naman mauubos lahat. Hindi ho, hindi man titira. Hindi man hayag yan sa national politics. Okay. Sa local, alam na, hayag na halag yan. Sa local? O sa local, alam yan ang tao. Alam yan ang tao ba yan. Okay. Okay. Puntahan natin. Leadership abilities. Kakayanan at abilidad, ha?
mayroon siyang sapat na kaalaman at edukasyon bilang paghahanda sa posisyong hinahangad. Ayun, knowledge and education. Importante yun. Importante. Eh, noon pa man, yun na talagang ipinag-aano ng mga magulang natin. Eh, pero ngayon, di na eh. Magkailangan, sumikat ka muna bago ka mag-aral. Yun ang baliktad na ngayon. Medyo iibahin ko muna sa umpisa. Pinaka-umpisang pinag-usapan namin, I think the first problem na nakita when we were coming together was ang kandidato turuan eh. Mm-hmm. O sige, ikaw ang tumakbo. Yo. Walang proseso rin na pamimili. Hindi ka mukha nung the old nationalista and liberal party. There was a convention, a senator and a barangay captain has the same vote. No? Ngayon, turuan eh. Pwede ko ituro si Bishop. Hindi kasi ano na ngayon eh, birthday party. It's a celebration to oneself. Yes. Okay. No political party ko eh, next. Mayroon siyang sapat na karanasan naman. Hindi lang yung edukasyon, pero karanasan para sa posisyon at may maipakikitang talaan ng mga naisakatuparang mga programa. You're saying record. May track record. May track record. Okay. Experience and track record. Oh, mabuting track record. Mabuting track record. Hindi sa katiwalian. Oh, hindi notorious. Totoo. Okay. Pangatlo. Paano yun, Bishop? Minsan yung notorious na kilala? At pag umaamin, yung pa nabuboto. Kung sino yung pasaway, ano? Oo. Well, kaya nga, talaga. kaya may gabay. Pero pag sinagot, pag nasa tribuna, sasabihin, oo, inaamin ko, ako lahat ito, pero ipapangako ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Yung iba dyan, kunyari mabait, nagsisinungaling. Okay, go ahead. Sige, leadership criteria. Mayroon siyang kahusayan at kasanayan sa paggawa ng tungkulin. Okay. Skills and abilities. Parang managerial skills, ganun. Okay. Mayroon siyang matibay na kalooban na magpatupad ng batas. Political will. Okay. So knowledge, experience, skill, political will. Itong political will kasi, parang ang tawag ko dito, sa akin lang ho ito, moral will ang mas gusto kong pakinggan yung moral will eh. Kasi pero mas kasi, mataas yung moral will kaysa political will. Ang napag-usapan din namin dito ay ito, yung taong talagang itataas ang ating saligang batas. Mm. Ang political will natin dapat, kung halimbawa presidente ka, hindi sumasalungat sa saligang batas. Mm. Okay? Eh, kinakailangan consistent tayo. Tinitignan ko kayo eh. Inaalam ko kung sinong pinapatungkulan nyo. May pangalan ba lumalabas sa mata ninyo eh? Kung sino yung lumalabas sa saligang mata. Sige, ituloy nyo lang. Sige. Tuloy na lang natin to. Sige. Pangatlo na kriteriya, no? Katapatan sa Diyos at sa kapwa. Okay. Number one, hindi siya lumalabag sa mga utos ng Diyos at sinisikap ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Of course. Dapat, sana naman, ano, kasi this faith-based ito eh. We all believe in the Word of God. Mm-hmm. Magkaroon man lang siya ng pagsangguni sa salita ng Diyos. Mm-hmm. Di ba? Okay. Malaki bang, ano, is it a big thing that a person is a parent? He can relate. It's a big thing. He can relate to the fact that he is a father. Correct. He has children and he can relate to his role as a father of a nation. Alam mo, I believe in managing, no, according sa sitwasyon. Okay. At different situations requires different types of management. Okay. Iba yung pagiging tatay ka ng maliit na bata sa adolescent. Of course. Okay. At iba rin yung sa apo ka lang, nawala kang ano, you know. Pati sa apo, iba din dapat. Oo. Kaya ang mentalidad ng binata, hindi pwede maging mentalidad ng may asawa at may anak. So paano kung ano, pero pwede lang, okay lang ba sa inyo, meron ulit tayong bachelor president? Mas maganda, I think, is a family. Ha? Family man. Okay, family. Family man, because nakalagay yun ng bishop sa ano yun, eh, Timothy, di ba? Yeah. Kailangan family. Family. Okay. A person who manages his family well can also manage a bigger family, a bigger organization, a bigger country. Okay. It's one of the requirements kailangan mo to for a steward of God. Eh. Mm-hmm. Okay, number two. Next. May respeto siya sa magulang, otoridad, kapangyarihan, simbahan, at lipunan.
Yan, mahalaga yan. Mahalaga yan. Okay. Hindi mo, ano yun, hindi, yung bang wala kang pakialam sa damdamin ng tao. Okay. Di ba? So lahat ng programa mo dapat naroon. Bishop, pa, hinihintay ko dito yung ano, ah. Mamaya, mamaya. Tungkol sa history. Sige, tuloy mo lang. Mayroon siyang pagpapahalaga sa buhay at pamilya. Okay. May respeto sa dignidad at karapatang pantao bilang nilikha sa wangis ng Diyos. Tama. Number four, may puso siya at malasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Mm-hmm. Okay. Yung number four naman na criteria, ito yung integrity. Leadership integrity. Mm. Okay. Sincerity. Matapat siya sa saligang batas. Yun yung kanina pinag-uusapan natin. Nagsisikap, sumunod sa batas. Okay. Makatarungan siya. Walang kinikilingan o pinapanigan. May tapang na ipaglaban ang tama at labanan ng mali. Tuwid na daan? Eh kung tuwid, dapat ganun. Okay. Ganun. Tuwid eh. Okay. Uprightness. Walang inaano yun. Okay. Ang upright sa banal na kasulatan ay hindi ka pwedeng maging selective. Baka kasi ang iniisip nilang interpretation ho kasi yata nila ng tuwid na daan is yung diretsong daan eh. Hindi upright ang ginagamit nilang term eh. Mukhang nagkamali sila yata. Sumali ang interpretation nila. Ang uprightness ay hindi baling sa'yo. Hindi baling sa kanya. So, you have put the proper definition to tuwid na daan which should be uprightness. Correct. Not straight path. Mm. Straight path to, well, you know, it can go to anywhere. Oo. Diba? Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, naturally, no? Okay. Talagang regionalistic tayo. So tama yun. Pag Bicolano, syempre kami dalawa ni Roy, Bicolano kami. Walang pinakamasarap na pagkain kundi maanghang. Yes. Oo. Sa totoo lang. Okay. Sa totoo lang. Okay. So yun. Okay. Oh, number three. Number three. May malinaw at konkreto siyang programa at plataforma ng pamumuno. Okay. Nagsusulong ng mga programa o batas tulad ng solusyon sa kahirapan nang nakararaming mamamayan, paglaban sa droga at smuggling. Yan. Okay. Maganda ito, no? Konkretong platform. Okay. Pati poverty. Ang PMTL may reform agenda. Itatanong ko sa inyo, paano ho yung mga leader na wala talagang konkretong programa? Pero yung konkretong programa ay ipinapakain lang sa kanila at iniluluwa. Ibig sabihin, meron siyang mga writers na nagsasabi ito. Sabihin mo, dahil maganda siyang kandidato at panalunin. May mga ganun. Eh, kasi, in short, wala sa puso. Cosmetic politician, di ba? Ang tawag doon. No? Oo naman. Pinapackage lang. Package, yes. Yan ang uso ngayon, merchandising. Yes. Wala sa puso. May mga ganun, nangyayari. Malalaman natin. Kaya maganda, they should be asked about their platform. Concrete platform. Alam nyo, dapat ma-explica nila yan. Alam nyo, Bishop, sa column ko sa Manila Bulletin, I came out with specific questions. That I came out with two columns in the paper regarding specific questions that the next president or presidential should be asked, does smuggling exist in this country? Does it exist in the Batangas port? Does it exist in the Cebu port? It does. Okay. Is smuggling so widespread that it's in the construction materials, it's in malls, it's all over the place? Yes or no lang naman yan. Walang reasoning yan eh. Tinan mo na lang yung mga report ng mga ibang countries of their exports sa Philippines. Kung nagja-jive. Hindi nagja-jive. Hindi nagja-jive. Okay. So, ibig sabihin, naroon. I think one big businessman complained about gasoline and oil smuggling. No? Ay, hindi. Yung 5,000 container van na nawala. Oh. 2 billion lang naman ang pinag-usapang piso doon eh. Kaya nakalimutan yung usapin na yun. 2 billion yun. Talagang pinarada sa harap yun. Kaya tapos ang usapan doon. Okay, next. Paano nawala yun? Nasa tuwid na daan na tayo. Sige, tuloy na. Number four. Okay. Napangangalagaan niya, ito maganda ito, ang kaban ng bayan. At hindi ito ginagamit sa pansariling kapakanan tulad ng labag na paggamit ng DAP at pork barrel. Tama yan. Oo. So, ayun. Ikinalulungkot lang natin na yung isa sa mga petitioners ng DAP, si Quintin Paredes San Diego. Pero lahat ito, maraming tatamaan ito pagkatapos ng administrasyon ito. Yeah. Tingin nyo may makukulong yata? Well, We will see. Okay. Number five. Mabait talaga ito si Bishop. Sige, number five. Napangangalagaan, napapanatili, at napapalago niya ang likas na yaman ng bansa.
Kasama na dyan ang West Philippine Sea. At habot ang Sabah? Kasama na rin yan, syempre. Habot ang national patrimony kasama natin? Kasama na rin yan, oh, okay. Hindi nilahati. Kasi si Rizal parang gustong palitan eh. Di ba? Kawawa naman si Rizal yata eh. Kasi sama yung... na natin sa PMTL to. Oh, di ba? Kasi yung view ni Rizal, hindi ba? Okay. Okay. Next. Lastly, hindi siya nagpapalaganap ng pamumuno bilang isang pamilya o political dynasties in the country. Naniniwala siya na ang pamumuno ay hindi dapat kontrolado ng iilang politika na pamilya o political dynasty. How about po yung ano? How about po yung ang mga crown jewels ng ating bansa sa tubig, sa kuryente, ay hindi dapat lang ay napupunta sa iilang pamilya. Dahil kung presidente lang at leader lang ang pinapalitan natin, itong mga taong humahawak sa ating tubig at sa ating kuryente, ay siya ring mananatili dyan at siya ring bibili ng susunod na pangulo natin. Hindi ho. Alam mo, naobserbahan mo habang dinadaanan natin itong mga questions. Kita mo, ikaw mismo nagko-comment ka eh. Nag-iisip ka eh. Kasi ayaw nyo magsalita eh. Napipilitan kang ano. Kayo ang guest ko, pinapasalita ako. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ayaw nyo magsalita. Kaya ako na, si Roy naman ayaw magsalita. Parang, talaga ginabasa ko nga eh. Okay, tingnan namin yung reaction mo. Kung, hindi, kaya nga. Kaya ako na lang, I open the door for you. Ayaw nyo magsalita. Ako na lang nagsasalita. Di ba? So, ayun. Ang worry ko lang ho, tamang presidente ang mahalal natin, mga senador. Subalit, yung mga nakakapaligid sa kanya, eh, pareho pa rin mga mayayamang tao na kayang bumili ng gobyerno. Totoo yan. Kailangan mag-umpisa rin tayo. Kami naniniwala kami, we believe that this will spark a change. Even if you elect a few candidates, but yan yung light eh. Yeah. Yan yung light. No? You just have to start a small light, no? And hindi nga ito titigil kasi meron kami reform agenda na ipupush namin sa susunod na presidente, no? And even the national leaders. And that reform agenda basically will fall into three categories: good governance, poverty alleviation, tsaka job creation, no? If I wanted to join this group, how do I get in touch? Who do I get in touch with? Last 30 seconds. Gabaycristo.ph okay. Is the website. Naroon lahat ng ating mga materials. Mayroon doong access para ikay makapagtanong. Okay, so you can actually ask some questions there. Last online. 20 seconds. We're going to vote for the right person. Mm-hmm. But the PICOS decides otherwise. Ito po ang pambalansya ng PICOS. Kahit anong gawin nila sa PICOS, if we have educated, no, voters. Okay. Alam nila kung sinong binoto nila. Katulad sa amin, 10 million ang at least ang mga members namin. If we can get to that, 10 million ng mga enlightened voters, hahanapin nila yung vote nila. Nasaan napunta yon? You cannot take that away. Ang problema po, mabibinbin sa Korte Suprema yan o sa ano? Sa... Well, hindi lang yan. Something will happen. I mean, hindi mo... If you have 10 million enlightened voters, okay, change will happen. Okay. Well, change will happen. Well, with that, we're going to end in an optimistic note. And with a prayer after the program. Dahil po hindi natutulog ang Diyos. Yes. At itong mga tao na ito, hindi talaga naniniwala na sila'y mamamatay. And I believe that some of these people, unfortunately, have made a pact with the devil. So, abangan na lang po natin ano mangyayari sa 2016. But the struggle continues. The search for the light is still further on. This program will be here to continue to speak out for this nation and for this country. And ito po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi sa inyo, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.